nagdesisyon ng Commission and Bank, unanimous po kami, inadapt namin yung recommendation ng aming Special Bids and Awards Committee at yung mga findings ng TWG, amin din pong inadapt at sinasabi na dapat maibigay ang award sa Meru System at ang kanyang joint venture na kumpanya. Matapos ang mahabang diskusyon, sumang-ayon ang lahat ng miyembro ng Commission on Elections o COMELEC and Bank na ibigay sa joint venture South Korean firm na Meru Systems Company Limited ang 17.988 billion pesos na proyekto para sa full automation system with transparency audit count o fast track na gagamitin sa 2025 national and local elections. Kabilang sa proyektong ito ang pagrenta ng 110,000 automated counting machines, ballot boxes, laptops at iba pang peripherals. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, compliant o naibigay ng Meru ang lahat ng kanilang hinihingi tulad ng specifications ng makina alinsunod sa Term of Reference o TOR na kanilang inilabas. Nagulat kami talaga sapagkat hindi namin ine-expect na yung lahat ng ni-require namin o ni-request namin sa amin pong wish list sa Terms of Reference na nilabas namin nung nakaraang taon pa ay eksakto po nakuha nitong Meru base sa kung ano yung wish list po namin. Ibig sabihin, hindi po ang komisyon na nag-adjust doon sa kung ano yung makina nila. Inaasahan na maglalabas ng Notice of Award ang COMELEC na susundan ng contract negotiation at Notice to Proceed para sa aktwal na pag-execute ng kontrata, kabilang na ang mass production o paggawa ng automated counting machines. Tinatayang tatagal ito ng 6 na buwan o bago ang paghahain ng kandidatura sa Setyembre o Oktubre ng 2024. Siyempre po bago itong mga makina at talagang ididimand natin na bago sapagkat imo-monitor natin kung kinakailang magpapunta tayo ng tao kung siya na isa South Korea nila gagawin. Samantala, nagpasalamat naman ang Meru sa naging desisyon ng COMELEC. Tiniyak ng kumpanya ang pagpapatunay sa magandang kalidad ng kanilang mga makina at proseso ng paggawa nito habang binabantayan ng komisyon ang mass production alinsunod sa specifications at pangangailangang itinakda ng poll body. Ang Meru ang lone o nag-iisang bidder para sa 2025 election system. Ayon sa COMELEC, bagamat lone o nag-iisang bidder lang ang Meru, ay nakatipid pa rin sila ng nasa 800 million pesos na magiging savings na ng komisyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.